Base sa inyong sagot, sa mga taxes na binabayad nyo sa Amerika, hindi kasama ang inyong kinikita sa bansang Pilipinas. Tama po ba? Kasama po, Your Honor. Ulitin ko po. Sa Amerika, nagbabayad kayo ng buwis. Sa pagbabayad nyo ba ng buwis sa Amerika, ibinabayad nyo rin ang inyong binabayad nyo ba rin ng buwis sa Amerika yung kinikita nyo sa bansang Pilipinas? Income earned within America and outside of America. Yes, Your Honor. The U.S. tax laws will tax you for your worldwide income. For? Your worldwide income po. Worldwide income. Correct. Irregardless of where you earn the money. Pero sa Pilipinas naman, ang binabayaran nyo lamang ay yung tax, yung income na inyong kinikita sa bansang Pilipinas, hindi kasama ang taxes sa ang hindi nyo binabayaran ang taxes para sa inyong income na inyong kinikita sa labas ng Pilipinas. Opo, Your Honor. Well, I think in both cases, you have to pay. And perhaps that would be the job of attorney Ayo Potista. Binanggit nyo rin kanina na kayo ay mayroong dalawang passport hanggang sa kasalukuyan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang isang passport ay ang Philippine passport at ang pangalawang passport ay USA passport. Tama po ba? Yes, Your Honor. At pag bumibiyahe kayo sa Amerika, ang inyong ginagamit ay USA passport. Yes, Your Honor. At pag bumibiyahe naman kayo sa Europa, ang sabi nyo, ginagamit nyo ang US passport sapagkat hindi na kailangan ang visa sa Europa kung ang passport na inyong gagamitin ay US passport. Tama po ba? Yes, Your Honor. At sinabi nyo rin na yung inyong Philippine passport ginagamit nyo sa inyong pamamasyal o pagpunta sa mga ASEAN nations sapagkat hindi nire-require ng ASEAN nations ang visa kung Philippine passport ang inyong ginagamit. Opo, Your Honor. At sa pagtatanong ni Congressman Remulla, nang kayo ay bumiyahe sa Amerika, bumiyahe kayo sa Japan, ang ginamit yung passport ay US passport. Sapagkat ang Japanese government hindi nagre-require ng visa kung ang passport na inyong ginagamit ay US passport. Tama po ba? Opo, Your Honor. Kayo po ba ay nakapunta na sa bansang China? Yes, Your Honor. Matagal na po. Matagal na? At noong nagpunta kayo sa bansang China, anong passport ang inyong ginamit? Philippine passport or US passport? Hindi ko po maalala, Your Honor. I would have to look through my records. Well, sabi niyo kanina, you are using US passport because it is more convenient. And you are using Philippine passport in countries where it would be more convenient in using Philippine passport katulad ng mga ASEAN nations. Sa inyong pagtingin, kung kayo ay bumiyahe sa China, what passport would be convenient? The U.S. passport or the Philippine passport? Hindi ko na maalala, Your Honor. That was over 30 years. Hindi nyo na maala. Maraming salamat. Excuse me. Noong huli nating pagpupulong, hiningi ng ating committee ang records nyo ng pagbibiyahe sa labas ng Pilipinas. At base sa data na binigay sa amin ng Bureau of Immigration, and I think the Bureau of Immigration is watching our proceedings, ang kanilang record na binigay ay mula noong 1993 hanggang 2020. Isi-isa ko pong tiningnan ang record na binigay ng National Housing at na binigay ng Bureau of Immigration, lumabas po rito 316 times, 316 na beses
na kayo ay bumiyahe sa bansang Pilipinas mula noong 1993 hanggang 2020. Mula noong 1993 hanggang 2001, ang inyong ginamit ay US passport. At alam naman po namin ang dahilan kung bakit US passport ang inyong ginamit, sapagkat noong panahon na yon ay wala pa kayong Philippine passport. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. Pangalawa, mula noong 1993 hanggang 2001, 125 beses kayong lumabas ng Pilipinas na ang inyong gamit ay US passport base sa records na binigay sa amin ng Bureau of Immigration. Yes, well, Your Honor, I have no way of knowing. Okay. But you're right, Your Honor. At mula naman noong 2002 hanggang 2020, 313 beses kayo lumabas ng bansang Pilipinas. Sa 313 beses niyong paglabas ng Pilipinas, ginamit niyo ang Philippine passport only 122 times. Samantalang yung balancing 191 sa inyong pagbiyahe, ang inyong ginamit ay US passport. Ang nais ko lamang pong ipaalala na sa huli ng ating panata, isa sa isip natin na ako ay isang Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At yun po ang aming pag-uusapan dito sa Kongreso sa pagpapasya kung kayo ay bibigyan ng bagong prangkisa. Kung kayo sa inyong isip, salita at sa gawa at base na sa inyong sagot ay naging kayong isang tunay na Pilipino.